Alright, welcome back sa ating channel mga kosa. Hindi na natin patatagalin to. Marahil ay pamilyar na kayo kay General Douglas MacArthur, yung nagpasikat ng I Shall Return. Isa siya sa mga kanong mayroong malaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa mga taong humubog sa political at militar na aspeto natin. At akalain nyo ba namang naging general manager pa siya ng Manila Hotel? Pero ang pinakamalupit na ginawa niya para sa Pinas, isa siya sa mga nanguna sa resback natin laban sa mga Hapon. Pero teka, maalala ko lang, isa rin siya sa mga kanong nagsulong para palayain tayo sa Estados Unidos o ng Estados Unidos upang magkaroon tayo ng kasarinlan at maging Pilipinas nga. Pero teka lang ulit, alam nyo bang si Arthur MacArthur Jr. na ama naman itong si General Douglas MacArthur ay minsan na rin naging isa sa pinakamakapangyarihang tao dito sa Pilipinas? Tara, antay-antay ka lang ng konti, ikikwento ko. Si Lieutenant General Arthur MacArthur Jr. ay isang matapang na general ng Estados Unidos. Noon ng 1900s, nakakalaya pa lang halos natin noon sa Espanya, ay ipinwesto siya bilang gobernador general ng nooy pinakabagong estado ng Amerika, ang Pilipinas nga. Mga panahon ngayon ay si Arthur MacArthur Jr. nagkamit ng pinakamataas na rango sa militar na 5-star general. At gayon din naman ang kanyang anak na si Douglas MacArthur. At sa kauna-una ng pagkakataon nga ay sila ang itinuturing na mag-amang nakakamit nito. Galing no, mag-ama. Sa edad na 19 ay naging colonel itong si Arthur MacArthur Jr. At sa mga panahong ito ay naranasan na niyang makipaglaro sa gera. Naranasan na rin niyang mag-agaw buhay dahil doon sa tinatawag na Battle of Franklin ay malubhas siya nga nasugatan dahil sa tama ng bala sa hita at sa dibdib. Pero nakarecover ang idol natin dito. Pagkagaling na pagkagaling ng bida natin ay sumabak ulit siya sa ilan pang mga labanan dahil na rin sa lumalalang civil war sa Amerika sa mga taong 1866 hanggang 1884. Sa paglala naman ng Spanish-American War, itong si Arthur MacArthur Jr. ay ipinadala dito sa Pilipinas bilang Brigadier General ng Volunteer Army. Namuno siya at nagtagumpay sa tinaguriang Battle of Manila, Kano/Filipino kontra sa Espanyol noong August 12, 1898. At dahil nga dito ay promoted na naman siya bilang Major General kinabukasan lamang matapos ang tagumpay na ito. Isang taon ang nakalipas matapos ang pagkubkob sa atin ng mga kano dito sa Pilipinas ay nagmatigas ang mga Noypi na pinipigilan naman ng mga tropa ni Arthur MacArthur Jr. Ilan nga sa mga sikat na labanan ay ang tinatawag na Battle of Malolos at ang itinaguriang Northern Offensive. Lumala nang lumala ang mga labanan dito sa Luzon dahil sa pagmamatigas ng mga katipunero at ilan pang itinuturo ng mga gerilya ng mga kano. At dahil dito, idinakip si Emilio Aguinaldo upang pwersahang makipagkasundo sa mga tropa ng Amerikano. Noon ngang magtagumpay na o nagtagumpay na ang mga Amerikano sa pagsakop sa Pilipinas o sa Luzon, ay ginawa na siyang military governor of the Philippines. Pero dahil nga sinasabi ko na hindi lahat ng araw ay Pasko, dumating sa Pilipinas si Ginoong William Howard Taft na nanungkulan naman dito bilang civilian governor na kalevel nitong si Arthur MacArthur Jr. Walang araw at oras na hindi nagbabangayan ang dalawa dahil sa pagkondena ni William Howard Taft sa mga malupit na diskarteng militar laban sa mga Noypi nitong si Arthur MacArthur Jr. Hanggang sa bandang huli nga ay minabuti na lamang ng pamahalang Amerika o ng gobyerno ng Amerika na alisin dito sa Pilipinas si MacArthur Jr. at edestino sa ilan pang mga lugar dito sa Asia. Matapos ang napakaraming labanan ay nagretiro na rin ito si MacArthur Jr. noong June 2, 1909 sa edad na 64 years old. Bagamat retirado na sa bakbakan ay nagsilbi pa rin siya sa Amerika bilang head ng Military Order of the Loyal Legion of the United States. Teka, maisingit ko lang ha. Pinanganak siya noong June 2, 1845 at pumanaw naman siya noong September 5, 1912. Nagpakasal siya kay Ginang Pinky Hardy noong May 19, 1875 at nagkaroon sila ng tatlong mga lalaking anak. Ang pinakapanganay ay si Arthur MacArthur III. Ang pangalawa ay si Malcolm MacArthur na namatay naman noong bata pa. Ang bunsoy na pangatlo ay si Douglas MacArthur. Yun na nga, I Shall Return, Philippines. Maaaring napapaisip ka kung bakit pinag-aaksayahan natin kalkalin ang buhay nitong si Arthur MacArthur Jr. Ako? Wala lang. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na bagamat may ilang mga Noypi na nakaranas ng hindi magandang karanasan sa kanya, naging buo naman ang kanyang loob na palayain tayo sa mga Espanyol. Tandaan, hindi porket kupal noong nakilala mo ay kupal na for life. Wala nga forever, di ba? Okay, tapos na naman. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. Lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.